Hello, good morning. For today's video, i-actual test natin itong knapsack power sprayer. No, kasi hindi ko pa siya nasubukan ng actual. Dito sa palayan, gagamitin natin siya pang spray ng insecticide. Kasi maraming kulisap. Ayan. Susubukan natin kung ano yung kaya niyang gawin. Bali, itong knapsack sprayer, ito yung nabili ko ng 8,400. Plus shipping pina 600, bali 9,000 lahat sa Shopee. Yan. Itong knapsack sprayer, 4 stroke na siya, kaya hindi siya masyadong ma-vibrate. Tapos 25 liters na din itong capacity ng tanke niya. Kaya lang may kabigatan talaga. Medyo mabigat siya. Sa pagdadala pa lang, ramdam mo na yung bigat. Wala pang tubig. Kaya lang kagandahan ito, baka parang mas mabilis kumpara sa maliit na knapsack sprayer. Ayan. Yung kasama ko na una na, ayun, nag-i-spray na. Yung ginagamit niya is yung Kingston ata yun. Tigda 2,000 lang. Maganda rin, kaya lang yung range niya hindi masyado. Ayan. Pupuntaan natin. Medyo mabigat. Tignan nyo yung pinanggalikan natin sa mga kabahayan na yan. Nilakad natin yan kasi hindi maganda yung kalsada. Hindi pa maisipan yung mga taga-niya na lagyan ng bato. Ang hirap here pagka panahon ng anihan, talagang ito yung pangunahing problema. Ang hirap maglabas ng ani. Pag magandang panahon, medyo okay yung pagpasok ng mga truck. Pero pag maulan, wala na. Kailangan mong karyadahin palabas hanggang sa kalsada. Ay magkano yung karyada dito? Maabot pa ng 30 pesos bawat isang sako. Kaya ito yung problema, mahirap. Tapos mababa pa yung presyo, wala na, talong. Yan mga kasama. Ayan, naulan na siya nag-spray. Mas maaga siya kaninang umaga. Ito yung knapsack sprayer, hindi baterya, rechargeable na siya. Okay, maglalagay tayo ng insecticide gamit itong slam. Ang kasulo dito pang corrector siya. Lagay lang tayo ng mga dalawang takip nito dun sa 25 liters. Wala kasi tayong maliit, kaya ito na lang. Thank you.
sumandar na. Subukan natin ngayon. After 30 minutes na pag-spray gamit itong knapsack sprayer full stroke by Powerhouse, experience ko sobrang nakakabakot sa dahil sa sobrang bigat niya. Napakabigat, ang sakit sa balikat, masakit sa balikat. Pero sa performance maganda. Kaya lang sa paggamit, handling niya napakasakit sa balikat, sobrang bigat. Yan guys, maganda kung yung tinutungtungan mo dry, hindi ka na pa pwedeng bumaba dito sa, hindi ka na kailangan bumaba dito sa pakaya. Ayan, ang hirap dahil sa bigat mo pa, tapos yung bigat niya hirap hanggang iangat. Ayan, pero sa performance maganda. Yan lang yung paggamit, sobrang hirap.
Ayan, uwi na tayo guys. Nasa kalahating karya mo natapos natin. Pero iiwan naman natin sa kasama natin siya magtutulog. Ayan. Experience ko sobrang pagod. Nakabagod. Tumulap sa kaya na to. Maganda to pagka ano, limutan mo sibuyas, ganun. Nasa dry land siya. Yung hindi palay. Maganda rin sa palay. Pagka medyo hindi masyadong malalim yung putik. Yan. Advantage lang ito kasi pag malalim yung putik, mahirap. Mahirap iangat. Okay. Meron pa siyang i-spray. Medyo kulang pa lang siyang ektarya pa. Hindi ko na kaya. Kasi pag uwi ko, pagpapakain pa ako ng baboy. Kaya sobrang pagod na. Yan. Laban-laban lang. Para sa kabuhayan. Ayun lang guys, mga susunod na mga video, huwag kalimutang mag like and subscribe. Peace.